bagsak na si Big Mom. Yan ang pinakamalaking spoiler na ating nakalap para sa chapter 1009 ng One Piece manga. So ano nga ba ang mga pangyayari sa chapter 1009 ng One Piece manga? Well, nasa kamay na nga natin ang chapter summary para sa chapter 1009. At sa video ngang ito ay ating aalamin ang mga pangyayari para sa chapter na ito. Well, keep in mind na spoiler video lamang ang ating video na ito. So, balik kayo dito after ma-release ang official chapter 1009 ng One Piece manga. Dahil gagawan ko to ng full chapter review, maybe April 4 or 5. So, kung hindi niyo pa ako kilala, ako nga pala si Andre Senpai of Weebotaku PH. Gumagawa ako ng mga content tungkol sa Naruto at Boruto manga. At ngayon nga ay pinalawak ko na ang aking content dahil sisimulan ko na rin na gumawa ng One Piece content. So ito nga yung pinakaunang video ko para sa One Piece. So kung mahilig ka sa One Piece at Naruto content ay mag-subscribe ka na sa aking channel upang maging updated ka sa mga pangyayari sa One Piece manga at Boruto manga. So dahil bagong content nga ito, bagong intro din ang meron tayo. Diba yo? What a bad day, pushing to a new light, 3700 years now I'm free. Look at all the changes all around, I can't lie, but you know my friends, they all got me. Cause we soak up in the stone age, gotta find a way to get back to the more days. When the time makes some ramen through the cold phase, anything to get back to the more ways, always. So credits muna kay Redon sa Reddit dahil siya nga ang pinanggalingan ng detailed chapter summary na ito. So simulan na nga natin. Ang unang page para sa chapter 1009 ng One Piece ay naglalaman ng imahe ni Luffy na may sakura petals sa kanyang paligid. So credits to Oro Japan. So ang chapter na ito ay pinangalanan o merong title na Naraku. That means hell o impyerno. So kaya siguro ito yung naging title para sa chapter na ito ay dahil kapag pinagsama mo nga naman itong si Kaido at Big Mom ay talagang mala impyerno yung hirap na mararanasan ng kung sino man yung kanilang mga kalaban. So simulan na nga natin ang ating summary. Sinabi dito na mainit pa din ang laban sa loob ng Onigashima Castle. Sinabi din dito na habang tumatakbo ang mga Red Scabbards ay nakasalubong nila si Orochi nakasama si Bokurokuju. Then agad naman sinabi ni Bokurokuju kay Orochi na Orochi-sama, di nila alam yung tungkol sa pagkamatay mo. Please tumakbo ka na at hayaan mo kong i-handle ang mga Red Scabbards. Pero nakita nga ni Orochi na mga pagod at sugatan na ang mga Scabbards. So agad na pumasok sa utak nitong si Orochi na samantalahin ang kahinaan ng mga Red Scabbards. Kaya agad siyang nag-transform into Yamata no Orochi form at bigla siyang umatake. Sa labanan na ito, saglit lang na pinutol ng mga Scabbards ang lahat ng ulo ni Orochi. At sinabi pa nga ni Kinemon na wala na siyang oras para sayangin kay Orochi. At agad nga silang umalis. Ngunit nagpaiwan dito si Raizo upang kalabanin si Bokurokuju. So napagdesisyonan ko nga na wag munang basahin itong conversation na ito. Alamin na lang natin yung kanilang pinag-usapan sa full chapter review natin sa official release ng chapter 1009. So after nga ng pag-uusap ni Raizo at Bokurokuju ay napunta naman tayo sa rooftop ng Onigashima kung saan nagaganap ang labanan sa pagitan ng mga emperors at mga supernovas. So dito nga ay nagtanong itong si Eustace Kid kung bakit hindi na lang i-teleport ni Law ang isa sa dalawang emperor sa ibang lugar. Sumagot naman itong si Law na kung kaya daw niya ay kanina pa niya ginawa. Pero sobrang lakas daw kasi ng haki ni Kaido at Big Mom kaya hindi niya kayang pagalawin kahit sino sa kanilang dalawa. Then bigla ngang nag-suggest itong si Big Mom na gumawa silang dalawa ni Kaido ng isang combo attack para mapulbos na talaga ang mga supernovas. So agree naman dito si Kaido at inasar pa nga niya si Big Mom na sana kayanin pa ng mga legs ni Big Mom at kanyang balakang ang ataking kanilang gagawin. So maaaring ang combo attack na kanilang gagawin ay baka lang naman na baka ito rin ay kanilang combo attack na kanilang ginagawa noong member pa sila ng Rocks Pirates. So dahil nga inasar ni Kaido si Big Mom na baka daw mahina na ang balakang at hita nitong si Big Mom ay sumagot naman nitong si Big Mom at sinabing, "Bakit sino ba sa tingin mo yung kausap mo, bata?" Sinagot nga si Kaido ng ganyan. Then inanlish nga nilang dalawa ang kanilang combo na tinawag nilang Hawkeye. Sa English naman ay sinabing ito ay tinatawag na Conquering of the Sea. So yung Japanese name ng combo na ito na Hawkeye ay magkaiba sa English name na Conquering of the Sea kasi Hawkeye means destroy. So iba yon sa Conquering of the Sea. Pero either way ay bagay pa rin
So gumamit nga ng napakalakas na atake itong si Kaido at Big Mom. So ang atake nga na ito ay nagawa nila sa pamamagitan ng sabay na pag-swing nilang dalawa ng kanilang mga weapons. So yung pagsabay na pagwasiwas nilang dalawa ng kanilang espada ay nakagawa ng isang napakalaking wave patungo sa mga supernovas. Yung wave na ito ay sobrang bilis na muntik na ngang tamaan ng mga supernovas. Buti na nga lang ay agad itong sinangga ni Zoro. Hindi niya ito tuluyang napigil, napabagal lamang ito ni Zoro ng 1 second. So dahil nga sa 1 second na ginawa ni Zoro ay nagawang makatakas nitong si Eustace Kid at Law gamit ang kanilang kapangyarihan. Then after nga makaligtas nitong si Law ay agad niyang niligtas si Zoro gamit ang kanyang shambles. Pero kahit naligtas nga itong si Zoro, ay kitang kita pa rin yung kanyang sugatan at injured na katawan dahil sobrang lakas nga ng combo ni Big Mom at Kaido na kanyang sinangga. Sinabi nga dito na yung atake daw ni Big Mom at Kaido ay nagawang wasakin ang isang parte ng Onigashima Island. So sobrang lakas nga ng kanilang combo attack. So nagpasalamat nga itong si Eustace Kid kay Zoro dahil kahit napabagal nga lang ni Zoro ang atake nila Big Mom at Kaido ng isang segundo lang, ay sapat na nga daw ito upang makatakas silang lahat. Then bigla na lang lumundag itong si Luffy at ginamit ang kanyang Gomu Gomu Red Hook kay Kaido. Ngunit naiwasan nga ito ni Kaido. Then bigla ngang napangiti itong si Luffy at sinabi nga niyang, "So kailangan mo nang iwasan yung atake ko kasi alam mong tatablan ka na, di ba?" So malaking development nga ito dahil hindi nga matablan ni Luffy si Kaido sa kanilang mga unang laban. So isang indikasyon na rin ito na hindi na minamaliit ni Kaido si Luffy. Then biglang ang hinampas ni Kaido ng kanyang war club itong si Luffy. Ngunit nasangga nga ito ni Luffy gamit ang kanyang mga braso na may haki. Medyo nasaktan dito si Luffy pero kaya pa niya namang lumaban. Then gumawa nga si Kaido ng isang beam mula sa kanyang bibig at finire ito kay Luffy. Ngunit nakaiwas naman itong si Luffy. Then lumundag itong si Kaido at ginamit ang kanyang Kyuzanze Ragnarok o Three World Ragnarok na isang atake na ginagamit ng kanyang Kanabo o War Club. Then hindi nga sinabi dito yung resulta kung tatamaan ba si Luffy or hindi. Nag-transition tayo bigla dito kay Big Mom at sa mga Supernova. Gumawa si Eustace Kid ng isang malaking metal box at sinabi kay Law na handa na daw siya. So aatake sila dito. Ginamit ni Law ang kanyang shambles upang ma-teleport si Zeus sa loob ng metal box na ginawa nitong si Eustace Kid. Then si Zoro naman na injured at umuubo pa nga ng dugo ay nagawa pa ding umatake at hatiin si Prometheus gamit ng kanyang Humurasaki. Then ang kasama naman ni Zoro na si Killer ay inatake si Napoleon na nagresulta sa pagkahiwa-hiwalay nila kay Big Mom. Then ginamit nga ni Eustace Kid ang kanyang punk pistols at gumawa rin siya ng maraming metal arrows na umatake towards kay Big Mom. Sinabi naman ni Big Mom na, "Sa tingin nyo ba magagawa nyo akong matalo porkit nahiwalay nyo sila sa akin?" Ang mga metal arrow na binato ni Eustace Kid kay Big Mom ay hindi gumana o hindi tumalab kay Big Mom. Then bigla nga siyang binira ni Big Mom papunta sa lupa. Pero nagawa pa rin kumapit nitong si Eustace Kid sa kamay ni Big Mom at ginamit niya ang kanyang repel na nagawang paliparin si Big Mom sa ere. Then ginamit naman ni Law ang kanyang takt upang batuhin si Big Mom ng isang malaking boulder o malaking bato. Sinabi naman ni Big Mom na, "Sa tingin niyo ba tatablan ako ng batong ito?" Tinamaan si Big Mom ng batong ito ngunit hindi naman siya napuruhan dito. Pero bigla nga niyang na-realize na nalalaglag na pala siya mula sa rooftop ng Onigashima at nakita niya na ang kanyang babagsakan ay karagatan. Agad niyang tinawag si Zeus pero si Zeus ay nakatrap sa metal box na ginawa ni Eustace Kid. Then sinabi nga dito sa summary na ang ginawa nila kay Big Mom ay planadong planado una pa lang. Sa summary nga na ito ay mayroong parang flashback dialogue na sinasabi ni Law na, "If we manage to stop them from helping her, there's one player off the stage." So si Big Mom yung tinutukoy niya dito. So yan nga yung plano na kanilang sinunod na nagresulta sa paglaglag ni Big Mom mula sa Onigashima. So sa last page daw ng chapter na ito ay ipapakita dito na nasa ere daw itong si Big Mom at malalaglag na siya sa tubig. So isa na namang cliffhanger. So napaisip nga ako kung malalaglag ba talaga siya sa tubig o may tutulong sa kanya. Pero tsaka na tayo gagawa ng mga theories at insights kapag na pag nagawa na natin ng full chapter review yung official release ng chapter 1009 ng One Piece manga. So yan muna guys para sa video natin ngayon. See you guys on our future One Piece content and Boruto manga content. So Andre Senpai out. Peace.